Magandang hapon at ito ng update natin dito pa rin sa dalawang bagyo na binabantayan natin. Itong si Tropical Depression Gordo na nasa loob ng ating area of responsibility at ang Super Typhoon Hinamno na nasa labas pa rin ng ating area of responsibility. So ito yung ating latest satellite image din na papakita ng galaw nitong ating dalawang bagyo. Unahin na natin itong bagyong Gordo as of 4 p.m. ay tinatayang nasa layong 1,080 km sa may silangan ng extreme northern Luzon. So ito na naman ang kaulapan na nakikita natin na dala ng bagyong si Gordo at may hangin ito na nagtataglay ng 55 km per malapit sa gitna at pagbugso ng hangin aabot ng 70 km per hour. Ito ay kumikilos pa rin pahilaga sa bilis sa 10 km kada oras. Then, ang isa pa, itong ating binabantayang Super Typhoon Hinamno na nasa labas ng ating area of responsibility. As of 3 p.m. today, ito ay nasa layon 870 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Napanatili nito ang kanyang lakas sa 195 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 240 kilometers per hour. Patuloy ito kumikilos ng west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Anytime nga between 6 to 8 p.m. ay posibilidad ng pumasok ng northern boundary ng ating area of responsibility itong bagyong si Hinamno at papangalan na nga natin bagyong Henry ang magiging ikatlong bagyo sa buwan ng Agosto. So, lilinawin natin ulit at palagi natin pinapaalala na papasok lamang siya dito sa northern boundary ng ating PAR at wala pa itong magiging direktang epekto. So, yun yung ating binabantayan. Dahil once pumasok na ito, minomonitor na natin yung magiging galaw nito pagpasok ng ating northern boundary ng PAR. And ito na yung latest track natin dito kay Bagyong Gordo. So makikita natin, within 12 hours, inaasahan natin na may malaki na yung posibilidad na matunaw ito at maging isang ganap naman na low pressure area. Malaki na rin ang senaryo natin na yung kaulapan na dala ng Bagyong Gordo ay masasama na sa sirkulasyon nitong bagyong si Hinamno at na magiging Henry sa mga susunod na oras. And as of the 11 a.m. bulletin natin, wala pa tayong bagong information pero still ganito pa rin ang nakikita nating trajectory nitong bagyong si papasok na Henry ay patuloy nakikilos, susubsob yan at talagang magkakaroon ng stationary by tomorrow ng umaga, magkakaroon siya ng stationary dahil ito yung pagkakataon kung kailang bubwelo itong bagyong si Henry papaakyat at tutubukin nga nito ang bahagi pa rin ng north, ang southeastern China. So same pa rin yung ating scenario na pinakamalapit sa extreme northern Luzon on Friday evening. So ito yung nakikita natin at paalaala na ating apayo sa ating mga kabayan dyan sa extreme northern Luzon, Batanes and Mabuyan area na maging handa sa mga malalaking alon at malalakas na hangin na dala nga nitong bagyong si Henry. So ito yung binabantayan natin and nakikita natin possible na maghatak ng habagat na magpapaulan pa rin lalo na dyan sa kanlurang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. So ito yung binabantayan natin. At especially dito sa Batanes area, nandadagdagan nga ang epekto ng mga malalakas na hangin. So still, inasahan natin na papasok nga ito between 6 to 8 tonight. At patuloy pa itong kikilos, okay, dito sa area na to ng ating Philippine Area of Responsibility. Then, possible pa rin ang mga light to moderate rains dito sa extreme northern Luzon area na direktang dala ng bagyong si Henry. So anong inaasahan natin for today? So cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms over Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Ilocos Norte, Cordillera, Batanes, Zambales at Bataan. Dala na yan sa pinagsamang epekto ng trough ng Tropical Depression Gordo at ng ating southwest monsoon. Then may mga inaasahan pa rin tayo by late Thursday o bukas ng light to moderate with at times heavy rains dahil naman yan sa outmost rain band ng bagyong si Henry. So ngayon, babantayan natin dahil magsisimula na nga bukas ng gabi ito mga pag-ulan na dala pa rin ng dalawang bagyo o ng bagyong si Henry na papasok nga anytime tonight. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Raymond Ordinario nag-uulat.